Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Marielle Galion Balakwit mula sa Dibisyon ng Agusan del Norte, Caraga Region. Ngayong araw po na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking konting kaalaman base sa aking mga karanasan sa pagsusulat ng mga kwentong pambata. Sana po ito ay makatulong sa inyo upang kayo naman po ang lumikha ng mga kwentong kapupulutan ng aral para sa bata, para sa bayan. Kung paano sumali sa patimpalak ng Bureau of Learning Resources sa pagsusulat ng kwentong pambata ay maaaring mabasa sa DepEd Memorandum No. 90 Series of 2019. Narito ang ilan sa mga ito. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang aking konting kaalaman sa pagsusulat ng mga kwentong pambata. Sana po ay makatulong ito sa inyo. Mahalaga na malaman natin kung anong edad na babagay ang ating isulat na kwento. Dito kasi natin ibabase ang tema at bilang ng mga salita sa bawat pahina. Alam niyo ba ang mga literary elements? Ano-ano nga ba ang mga ito? Alamin natin! Always remember to use the literary elements, the characters, the setting, the plot, the conflict, and the resolution. Characters. Limit your characters. Mas kaunti ang tauhan, mas maganda. Importante din na iangkop ang pangalan ng tauhan sa ating kwento. Dapat nakikita ng bata ang kanyang sarili sa karakter sa kwento. Ngayon ay kumuha kayo ng lapis at papel. Tingnan natin ang mga sumusunod na pangalan. Ilarawan natin sila. Ilang taon kaya na babagay ang pangalang Lito? Ilarawan ang kanyang anyo at magbigay ng isang natatanging katangian ito. Gayon din sa pangalang Tomas at Mila. Sige nga! Setting. Let us be creative in choosing our words. Let the readers be part of the story. Plot. There must be a consistent arrangement in the important events in the story. Let the readers crave for something. Yung magtatanong sila kung ano kaya ang susunod na mangyari? Baka siguro siya ang may kasalanan. Ano nga kaya ang dahilan ng lahat ng yun? Conflict.
ito yung problemang kinakaharap ng pangunahing tauhan sa kwento. Mas maganda kung ito ay nasasabi na at nalalaman na sa unang bahagi pa lang ng kwento. Resolution. It must have a satisfying conclusion. Sabi nga ng batikang manunulat na si Sir Hinaro, dapat may natutunan ang karakter. May pagbabago sa karakter at ito'y nag-iiwan ng sense of hope at ng kaisipan. And one important note is, avoid stories where the conflict is solved through dreams. Lumang style na kasi raw ito, at mas maganda pa rin ang realistic way of solving conflict. Napakahalaga ng pag-aayos ng kwento, lalo na sa part ng editing. Laging isaalang-alang ang tamang paggamit ng mga bantas at panipit. Iba pang bahagi ng pangungusap. Bilang manunulat ng mga kwentong pambata, dapat ay may sapat tayong kaalaman sa paksang nais nating ipabati. Aalahanin nating bata ang magbabasa, kaya mas dapat tayong mag-ingat sa mga impormasyong ating isinusulat sa kwento. Dapat naaayon sa edad ng ating target readers ang tema ng ating mga kwento. Huwag sabihin ng literal ang tema ng kwento. Hayaan nating ang mga mambabasa ang makadiskubre nito. Be creative in writing your stories. Hanapin mo ang sarili mong estilo sa pagsusulat. Doon ka kung saan ka mas komportable at mas madaling maiintindihan ng mga bata. Gumamit lamang ng dialogue kung kinakailangan. At huwag kalimutan ang age target. Gumamit ng mga salawikain, mga tayutay, at matatalinghagang salita na naaayon sa age level ng mga bata. Sa pagsusulat ng mga kwentong pambata, ay kadalasang ginagamitan ng dalawang point of view. Una ay ang first person point of view at ang third person point of view. First person point of view ay pangunahing tauhan ang nagkukwento. Mas maganda kung bata mismo ang nagsasalita. Gumagamit ng mga salitang ako, kami, tayo. Mas nakaka-relate ang nagbabasa dahil parang sila na mismo ang karakter sa kwento. Habang ang third person point of view naman ay gumagamit ng tagapagsalaysay. Ang mga salitang sila, siya, naman ang ginagamit dito. Bring a storybook with you as a reference. Napaka-importante na tayo ay nagbabasa. Napapalawak nito ang ating kaalaman kung paano ang tamang estilo ng pagsusulat ng mga kwentong pambata. Kung ang layunin naman natin ay manalo sa mga patimpalak, kailangan pa rin nating magbasa. Magbasa ng magbasa upang malaman natin kung ano ang hindi na dapat natin isulat na paksa at kung ano pang mga kwento ang hindi pa na isusulat. Gawing inspirasyon ang ating mga karanasan sa buhay. Mga karanasang makaka-relate ang mga mambabasa. Let the reader feel what it feels like if they were the character in the story. Dito lumalabas ang creativity ng mga writer. Ipabasa mo sa iba ang iyong likha. At mas mabuting ipabasa mo ito sa mga bata. Magugulat ka sa kanilang sasabihin. Iba kasi if nanggaling talaga sa mga bata. What are your inspiration in writing your story? So, sa ako ang tulog ka story, dagay mo tanas ako yun, saan ako siya pagsulat. So, ang akong stories is based on my experiences in my first to second year in Denmark.
So pagkasunod na ako sa DepEd, na assign din ko sa layo na station dito sa Bukid, dito siya sa Amoa sa Las Nieves. So dito una na ako nasulat ang sabukiri ni Bebot. Unsa ang makita ni Bebot sa kada maglakaw siya sa ilang lugar. Then kaduha is ang lipad mot mot lipad. So special sa ako na story kay dihan ako isulat ang ako ang experience sa unsa na ako ang feeling sa unang nimo pagsakay o motor di kating lipad mot mot lipad, di ba ang motor nga di kating mo kasaw ka ng airplane o ayun ana nakasakay na ba mo og kating na motor nga nagani ka ng feeling nga musakay ka tapos mura kag nagsakay og airplane o ingon ana siya. So muna nakasulat ko ang akong story gikan ko ato sa Manila sa award day naman sa first edition. Pagbalik na ko nagbakta sa puto kay layo magid kaayo tuloy to ah. Tapos dito na ko nakita ang bata ug ang papa nga nag-struggle sila sa pagsakay nila sa motor kay grabe kalapok. So dito nagsulat sa kontok nga gusto ko na ko libuatan ng storya ang motor di kate gusto na ko siya buhatan. So mo na yun to ni gawas si lipad mot mot lipad. Una ang title, wala pa siya story. Ano, depende ra. Sunod is ang bag ni Inang Kuwago. Muna siya ang bag ni Inang Kuwago. Muna siya ang nuna ko tayo nga story. So, dili ko burag na ina kaya ginatawag na ko nila o Inang Kuwago. So, ang inang ang bag ni Inang Kuwago, it talks about the life of a teacher. Mopo niya akong pag-experience na experience na ako. Diba, lahi-lahi ta, karaadlaw, lahi-lahi ang atong role sa classroom, usahay, janitor ta, ang mag-review sa atong mga bata, musulit atong mga bata. Usahay doctor ta, pag may masakit, tapos lamo doon, magtambal, ma'am, sakit akong tiya, nangina na. Usahay po, artist. Sabi na itong artista, kaya na itong mag-draw, kaya na itong mag-unting-unting, mag-pilit-pilit sa itong mga classroom mo na siya. So na dayon, usahay, sabi na itong kuan, kanang namaligya ta, kanina na gani? Kasi may namaligya drink sa classroom. Pero sa ako, akatong ako asa una is nagadala ko ang food sa ako mga estudyante para ma-encourage sila mo eskwela. So, kadtong nagdala na ko na food, dito po na ako na pakita sa akong story nga. Inani ang teacher. Klase-klase na itong role as a teacher sa inside sa itong classroom. So, motto ang akong story. I have sa bukiri ni Bebot, lipad mot mot lipad, at ang bagli ng kwago.